Friends, gagawa tayo ng video patungkol sa paggawa ng mga ginagamit kong soil for my ICU. Ito po siya. Ang una po ay mag-prepare lang po ng isang mixing bowl kung meron. Kung wala naman, yung mga lumang palanggana na pwede nating paghaluan. Ang ginagamit ko ay itong karaniwang soil na ito. And then yung tinatawag nila na naging black soil siya from decomposed na lumang kahoy. At isa ay ipa. At ito namang isa ay tinatawag nilang coco peat. Ngayon, yung apat na ito ay pwede nating paghalu-haluin para gawing ilalagay natin sa bote ng 1.5 para maging soil siya para sa ICU ng mga bugimbilya. Na napatunayan naman na okay siya sa mga tanim ko. Katulad nito. Ayan. Na naging successful naman. Ito siya. Nagmo-moist and I think this is nagawa ko noong May 28. And this one was parehas silang May 28. And this one, kahapon lang. So, nakikita natin yung moist niya na okay naman yung plant. One day old lang siya. And ito yung mga na ICU ko last year. This one, ito naman si 21J na produkto ng aking ICU. And this one, nahalo-halo siya. At nakikita natin na marami yung bulaklak. And this one also, nakakaliit pa lang niya, ay may bulaklak na. Ito rin siya. Napakaliit. Nasa training pot pa lang siya, pero marami na siyang bulaklak. Ito naman si rooting ko siya. And nag-experimento rin ako na pwede pala yung purong buhangin lang. Yan. So now, gagawin natin is haluin na natin yung mga soil natin. Ayan mga tita, haluin na natin. Pakalu-haluin lang natin na ganyan. Tapos, yan, haluin mabuti. Sa ganyan, huwag nyo akong gagayahin. Gagamit lang kung anong meron na available kasi sa tulad nating mga mami na walang pambili ng pang garden tools, gagamit tayo ng mga luma na pagtitipid ang laging iniisip. Tapos ang ginagamit ko po na pang ICU ay kung ano lang po ang meron sa kusina, yung mga lumang bote para pakinabangan naman. Kagaya ng 1.5 nga na ginagamit ko, yun lang po, hatiin. Ganyan. Tapos ayan po, nahati na po siya. Lagyan po natin ng butas. Ito po yung mga produkto ko last year na may date pa siya kung kailan. Ayan. Malaki na po siya. Nakakuha na po ako ng nag-cut na po ako dyan ng iratatanim po ulit. Ayan. Ito po siya. Yan din po yung ayan. Maliit pa lang po siya. Kalalabas lang po niya sa ICU. May bulaklak na po. Ayan po yung date po niya. Ayan po yung training pot ko. Yan. At saka ito po, namulaklak na po siya yung kasama niya. Oh. Yan po. Yan. Yan lang po ang gamit ko. May coco peat, may ipa siya. Garden soil. Ganyan po ang ginagamit ko kasi hindi naman po pare-parehas ang buhay na pwede nating bilhin lahat. Ganyan. So, ngayon, gagawin natin, maglalagay na tayo sa ating bote na gagamitin pang ICU ng ating Kanina, gumupit po ako ng ito po siya. Yan ang tanglong red at isang dulo ng tawag nila Chinese lantern na kinuha ko po yung sa puno ng napabuhay ko last year. Dito ko po kinuha yung isa. Yung tawag nilang Chinese lantern. Ayan po, yung putol niya. Sige, umpisahan na natin para maitanim natin yung mga naputol na bougainvillea.
sa ganun ay makapag-ICU tayo habang mainit ang panahon. Mas mabilis tumubo ang ating mga bugis. Ayan po, nakakatuwa pong tingnan mo. Ang liit-liit po niya. Ayan. Yan po, katulad niyan po. Ganyan pa rin po ang gamit ko, yung kokopit, ipa at yung garden soil. At may buhangin din po yan. Ayan siya mga friends. Bali, diniligan ko na siya ng konting water na. Tapos, ayan, may labeling na rin siya para hindi ko makalimutan kung kailan ko in-ICU. Gaya niyan, June 13 ngayon. And then, andyan siya. Yung mga itatanim ko para hindi magka buhol-buhol. Ito rin po siya. Bali, dala-dalawa. Dalawang variety po kasi po naniniguro lang po tayo na kung mabuhay yung isa or mabuhay silang dalawa, mabuti naman po. Ganyan. And then, after that, itutusok lang po natin para maging ganyan po. Itusok na po siya. Siya po si Chili Red. And then po ito, si sino yan? Si Yellow at saka si Rosenka. Ito naman si Tanglong Red and Chinese Lantern. Yan po. Ganyan lang po kasimple yung aking ano. And then, ilalagay na po natin lahat. Para sa kanon ay mas matakpan na. So, ayan po, nailagay na po silang anim. Ganyan po. And then, kung napapansin niyo po, puro po ito, ano, pinagbulaklakan na yung dulo po. Kasi base po sa aking experience, ay mas madali po silang mabuhay pag yung dulo po, yung pinaka, pinanggalingan ng bulaklak po. Ganyan po. Ganyan. At handa na natin siyang takpan. Para nailagay na po siya sa shade. Para sa ganun ay mahintay natin ng ilang buwan lang, mabuhay na sila. Okay mga kapatid, sana ay makatulong po ito sa inyo para makagawa din po kayo ng sarili nyo. Talin, makapagpadami at pwede nyo rin pong gawing regalo po sa mga inyong mga kaibigan. Ganyan lang po kasimple. Kokopit, kung meron kayong buhangin, pwede rin nyo pong haluan, ipa, na-decompose na kahoy, at yung garden soil. Yan lang po. At may ganito na po kayo after ilang buwan ay magiging, ayan, kaaya-aya na po siya. Ayan, kung sa akin na, ano, yan po. Hindi man po marami pa ang aking napalago, pero masaya na rin po kasi marami na rin po ako naging nagawa. Ayan, pero marami pa po. Ayan po. Ayan. Ayan. Sa other side, yan din po. Ayan. Ganyan lang po, ilalagyan po natin ng scotch tape o masking tape kung ano man pong available sa bahay natin na hindi na tayo bibili. Ayan na po mga friends, tapos na po siya. Gaya ng sinabi ko, kung ano lang po yung mayroon sa atin, yun lang pong gamitin natin, huwag na tayong gumastos. Ayan, gaya niyan, naubusan ako ng tape, kumuha ko ng iba. Ayun. At yan naman po yung na-repot ko. At may date pa rin siya. Yan lang po. Yan. Tapos na po siya. Handa na po nating ilagay sa shaded part ng ating bahay. Yan. Yan yung kahapon. June 12 siya. Ito naman ngayon si June 13. Ayan po. Tatlo po yan. Tatlo naman po yung kahapon. Ayan. Yan siya. Sige mga friends, sana makatulong itong video ko para makarami tayo ng mga halaman na gamit ang kokopit, buhangin, garden soil, at yung mga na-decompose po ng mga kung ano lang, mga kahoy, mga damo. Ayan po, yan siya. Ayan, marami po doon. Sige mga friends,